Hey guys, welcome back ulit sa channel at medyo blurry tayo ngayon kasi meron tayong interview kasama natin si Sir Andrew Brizuela. So i-show ko na siya ngayon. So nandito kami sa, ako nandito sa greenhouse, siya nandun din sa kanyang garden. Magandang hapon po, Sir Andrew. Hey, good afternoon, Mark. Good afternoon, guys. Salamat po sa time ninyo na ma-interview kayo, no? Para sa video ngayon. Marami rin po nagre-request sa akin na mag-collab tayo. Yes, finally. Alam ko matagal na natin pinag-usapan to. Kaso parehong busy. But finally, we're able to make this happen. So, salamat for inviting me. Ayan. So, thank you rin po sa time. So, paano po? Pumunta na po tayo dun sa questions natin, no? So, first question po, Sir Andrew. Kailan kayo nag-start maghalaman? Madalas ako matanong niyan eh, kung kailan nag-start maghalaman. By the way, introduce ko lang yung sarili ko dun sa mga hindi pa siguro nakakakilala sa akin. So, my name is Andrew Brizuela. So, katulad ni Mark, pareho kami nag-aalaga ng mga halaman, particularly mga succulents. So, it only makes sense na mag-collab kami to share some information sa inyo. So, going back to your question about plants. Sa totoo lang, bata pa lang ako, mahilig na ako maghalaman. Pero, hindi ko masasabi na meron akong green thumb. Lagi nga ako namamatay ng halaman. Tapos mga 2010, nag-aral ako mag-alaga ng mga herbs, yung mga edible plants, yung mga katulad ng mga basil. In fact, isa ako sa mga nag-start ng aquaponics sa Pilipinas. Then, na-stop siya. Pero mga 2018 to 2019, ako nag-start mag-alaga ng mga succulents. Tapos from there, dire-diretso na siya. Ayun. So, nag-start po din kayo sa aquaponics. Mainly po ang target nun ay mga vegetable po, no? Yes, so, yes, vegetable, tsaka syempre isda. Pero mainly vegetable. So, paano nyo po, sir, na-discover yung mga succulents? Alam mo, nagpunta lang ako minsan, isang weekend, kasama ko yung anak ko, si Andrea. Siguro ilang taon pa lang siya noon, siguro mga 5 or 6. Bibili kami ng mga lupa. Ang alam ko lang na lupa noon was loam soil. Sabi ko, punta tayo sa Quezon City Circle kasi malapit lang kami doon. Tapos, bibili tayo ng lupa para sa mga tanim namin na basil. Kaso, nagkamali yung driver, binaba kami sa likod, hindi doon sa harap. So, dahil doon kami sa likod dumaan, meron doon event. Tapos, meron doon mga nakalinya na mga booth, may mga stand. Tapos, nakita kong gaganda ng mga cactus. Hindi ko pa alam kung ano yung itsura ng mga succulents ng mga pangalan. Sabi ko, gaganda naman yan. Magkano po isa? Sabi nila, 25 pesos each. So, for 200 pesos, nakabili ako ng 8 piraso. And then, inuwi ko dito sa bahay. At katulad ng karamihan sa atin na nagsimulang mag-alaga ng succulents, bumili tayo nang walang idea kung paano sila alagaan. Tapos nung nandyan na, tsaka tayo nag-research. So ganun din yung nangyari sa akin. And then sa 8 na yun siguro, kalahati namatay agad after ilang weeks. Tapos yung kalahati nabuhay. At dahil nga sa frustration, dun ako na-start mag-research, mag-alaga. At hindi ko alam, napakalaki pala ng succulent community sa Pilipinas. And from there, marami tayong natutunan, marami tayong failures, marami tayong nakilala. And then the rest is history. So ano po pala sa actual na sa, nakita nyo sa actual yung mga halaman sa isang event, hindi online? Hindi, nadaanan lang namin siya, tapos nagandahan ako, bumili ako, hindi ko alam yung mga pangalan, inuwi ko dito sa bahay. Tapos kung katulad ko kayo madalas, sa mga madalas nag-start ng halaman, loam soil pa yung gamit ko noon, tsaka pumice. Tapos doon ko na lang na-discover, pati yung mga pag-air dry, tamang potting mix, tamang dilig. Meron pang part na akala ko dahil nga succulent sila, kailangan papaarawan mo agad. So, sobrang walang-wala akong alam nun. Start from experience, dry nyo talaga kagad. Opo. Ngayon po, ang next question, ano yung favorite ninyong succulent? Nung nag-start po kayo hanggang ngayon, ano yung succulent na para sa inyo eh? Favorite niya talaga. So totoo lang, ang hirap eh kasi parang pinapapili ka kung sino yung paborito mong anak. At tumitingin nga ako dito sa garden. So totoo lang, ang hirap eh kasi ang dami nating paborito dito. Pero I would say kung i-consider ko yung pinaka dati hanggang ngayon, hindi ko ito madalas sinasabi sa mga vlog. Pero ang paborito ko pa rin ay si Black Prince. Teka, papakita ko sa inyo kung bakit. Ayan. Ito yung reason. Kasi itong si Black Prince, I think para sa price niya, para sa dali niyang alagaan, parang sobrang sulit.
Kasi alam naman natin na isa siya sa pinaka-common, sa lahat ng nagtitinda ng succulent, hindi siya pwedeng mawala. Pero ito kasi yung entry point ng karamihan eh, ng mga nag-alaga ng succulent. Lagi ka nag-start sa black plane. So I would say sa dami ng halaman, ito pa rin yung paborito ko kasi it always reminds me dun sa time na nag-start tayo. And sa tingin ko naman, sa pag-aalaga ng halaman, wala naman sa presyo. So that's a constant reminder sa akin na kapag nag-aalaga ka ng succulents, it's always about keeping the plants healthy. Kaya ito pa rin yung paborito ko, yung black prince. Ayan, ayos pa pala. So yung ayan. Black prince, no? Yung iba po, commonly kasi yung iba dyan sa black prince at imbricata, yan yung common na madalas na nakikita sa mga sellers, no? Yep. At yung black prince, medyo mas ano eh, yep, hindi masyado dun sa pa-cute, kundi yung parang medyo striking tignan sa unang tingin pa lang. Correct, correct. Ayan. Ngayon po sa next na question natin, paano kayo na-inspire na mag-YouTube naman about sa plants? Yan, that's a very interesting question kasi dalawang part yan, Mark. Yung unang question is actually more on paano ako na-inspire mag-start. Pero I think what's more important is paano ko na-inspire na ituloy-tuloy siya. Kasi madali naman mag-start ng channel eh. Pero what really drives people to grow it, to improve it, is another story. Pero isi-share ko na lang din. So na-inspire ako mag-start ng vlog ng Succulent, and just like everyone else, hindi ko pa alam yung reason. Ang alam ko lang nun is gusto kong mag-share, gusto kong i-document, tapos hindi ko alam kung ano yung magiging response ng audience. Pero may part kasi nun na talagang hindi ko pa alam yung ginagawa ko. And may time din na nag-stop ako mag-vlog eh, in 2019. Tapos early in 2020 ko na lang siya ginawang consistent ulit. And the reason why tinuloy-tuloy ko yung pag-vlog ng succulents, ng mga plants, is because of frustration na rin tsaka disappointment. Kasi back then, konti pa lang talaga yung online community. In fact, halos dalawa pa lang yung ano dun eh, yung malaking plant group na pwede ka magtanong. Kaso, napansin ko kasi noon, ang problema, no offense sa mga plant groups, I love these people, pero ang problema lang kasi napansin ko, when you ask questions, minsan kapag yung plant mo common lang, parang hindi ka nila napapansin, hindi ka nila sasagutin. Pero minsan kapag Korean succulents yung mga questions mo, sasagutin ka nila. I don't know if you experience that, but all I'm saying here is that parang sa tingin ko, kulang pa yung gumagawa ng mga instructions and mga guide sa mga tao. Tapos may part din doon na siyempre, yung mga expert na, yung mga magagaling na mag-alaga ng halaman, magagaling naman talaga sila. Kaso ang problema, kapag nagtatanong ako sa kanila, parang nararamdaman ko na tamad sila magsagot sa akin. Minsan nasusungitan pa ako. Pero siyempre, alam ko naman na they are also doing other things. No? I cannot expect them to answer my questions. Pero yun nga yung reason. So sa tingin ko, instead of having a one-on-one conversation, kapag nag-share din ako ng konting alam ko, baka mas marami tayong matulungan. Mas marami din halaman yung maligtas natin if we could share some practice. So yun yung reason kung bakit ako nag-start ng channel. Kasi sa tingin ko, may mga bagay na although we are very far from being considered an expert, sa totoo lang hanggang ngayon, I'm still a student. Pero siguro, yung mga konting alam ko na alam ko namang napatunayan ko na nakakabuhay ng halaman, I think it's worth sharing. Napansin ko kasi, iba pa rin yung nagagawa ng video, di ba? Compared sa mga question and answer sa Facebook, iba pa rin talaga when they can hear you speak, when they could see the plants. So sa tingin ko, there's something unique about creating videos na mas maraming na-absorb na information yung mga tao. So that's the reason why I started this channel. Ayan, parang naging ibang way siya para sa inyo na makakapag-convey ng information po, no? Tsaka parang napansin ko din po kapag video, madaling nakakatalog yung information compared dun sa style ng Facebook na endless information. Minsan yung importante, hindi mo na makikita. Oo, tama. Kasi sa Facebook, dahil sobrang bilis ng flow ng information, unless i-bookmark or i-screenshot or i-download nila, madaling matatabunan. Unlike sa video, if they save it or if they download it, pwede na lang balik-balikan eh. Tsaka may mga kilala ko na nagsasabi sa akin na kahit napanood na nila yung video, kapag magre-repat sila, panonoodin nila ulit kasi mas madali nilang nababalikan. Ayan, tama po, no. So, added benefits sa video. Ngayon po, pumunta po tayo dun sa next na
question natin. Ito, Sir Andrew, siguro natanong na kayo before. Common idea sa mga YouTuber, madali lang daw maging YouTuber. Very easy lang daw. At saka, nakaupo ka lang sa bahay. Ano pang masasabi ninyo doon? Sa totoo lang, anyone, kahit bata ka matanda, you can start a channel. You can create an account. You can start vlogging. Totoo, madaling mag-start mag-YouTube. Pero, it's not easy to sustain it. At saka sa totoo lang, yung naririnig kong feedback madalas, nako yan, video-video lang, dali-dali lang. Pero ang hindi kasi nare-realize ng tao is that unang-una, kailangan mo mag-prepare ng content kasi hindi naman siya impromptu. Kailangan mo rin mag-isip kung ano ba yung content na gagawin mo. Number two is that, syempre kahit na phone, pwede ka naman na mag-start eh. Pwede kang gumamit ng mobile phone, so you don't need to invest in equipment. Pero syempre, kung gusto mo magkaroon ng higher quality ng video, kailangan mo mag-invest ng equipment, so gagastos ka rin. Just like this one, kailangan ko bumili ng mic kasi for the longest time, nagre-reklamo sila dun sa audio na medyo mahina. So, syempre, kailangan mo rin mag-aral mag-edit unless may taga-edit ka, which is not a good idea if you're starting. Ang nakikita lang nila yung video eh. But what yung the work that comes before it, during the time that you're taking the video, pati yung pag-edit, di ba? Alam ko, na-experience mo yan, mag-edit, yun yung mas mahirap. Tapos mag-upload ka pa. So, I mean, it's easy to start it, pero to sustain it. Kasi sa totoo lang, ang dami kong kilalang nag-start ng Facebook page about succulents. Ilang daan na yan. Marami din nag-start ng channel ng YouTube, pero after a while, medyo tinatamad siya. So, it's all about consistency. Kasi dito naman, wala kang ibang kalaban, wala naman ibang pipigil sa'yo, kundi sarili mo. So, to answer that question, madali siya simulan, but to sustain it, to add value to people, yun yung medyo challenging kasi hindi ka naman pwedeng basta-basta mag-video lang ng dahil film mo lang, papakita mo yung garden mo. It has to be something na can add value to people. So hindi naman pwedeng everyday ka mag-vlog, pakita mo lang yung mga halaman mo. Otherwise, wala nang manonood sa'yo pag gano'n. Idadagdag ko lang, to summarize, having a channel is actually a responsibility and it's like a full-time job din kasi you need to prepare content. Tapos, syempre, pang nag-post ka ng content, kailangan mo rin i-manage. If there are clarifications, kapag may mga comments, yan, ilang oras yung i-google natin pag-answer ng mga comments. So you also need to update them kung may mga nasabi ka sa mga video before na gusto nilang malaman kung ano yung progress. So it's really a commitment. It's a job din talaga kung tutuusin. Ayan. So yan. Thank you po. So totoo naman po talaga, Sir Andrew, medyo mahirap din. Pero kapag kasi ang tao, kapag behind the camera, pag nanonood na sila, yung actual kasi na itsura ng YouTuber, parang effortless lang yung ginagawa niya, very happy lang tignan, lagi very cheerful, pero behind that pala may mga difficulties din, no, kapag gumagawa talaga ng channel. Yes, that's right. Ngayon po, isa po pong common na idea, no, isa pang common na question ng mga tao, syempre information tayo, tutorial video, tutorial channel tayo, ang ibang iniisip nila, dapat kapag tutorial channel ka, information channel ka, marami kang alam. Dapat expert ba? Requirement po ba yun? Ano pong masasabi niyo doon sa conception na yun ng iba? Mark, that's a very controversial question talaga. And as much as possible, iniiwasan nga natin yan. Iniiwasan natin yan sagutin. Pero it has to be addressed nonetheless. So yung question na dapat expert ka when you are creating a channel. Sa totoo lang, marami naman talagang expert sa paghahalaman. Pero tandaan natin na yung pagiging expert sa paghahalaman is totally different from having a channel through this form of communication, which is video, to people. Kasi if you are in the business of taking care of plants, it doesn't necessarily mean na you are also in the business of creating content for people. Pwede ka maging agriculturist for many decades, pwede ka rin maging expert grower for many years, but it doesn't necessarily mean na if you convert your knowledge into video, it's something that people will like and appreciate. So sa totoo lang, sa panahon kasi ngayon, I don't think anyone should say to anyone else na panoorin niyo ako kasi expert ako. Panoorin niyo ako kasi nagtatrabaho ko sa isa kong botanist o nagtatrabaho ko sa Department of Agriculture. I think sa panahon ngayon, no one can dictate
people, what kind of content they should or should not consume. Tapos kung talagang maganda yung content mo and if you are an expert, then you will let the people decide. In the end, it's the audience, it's the market that will decide kung ano ba yung gusto nilang content o hindi. So hindi siya something na pwede nating ipilit na, o wag yung panoorin yan kasi hindi naman expert yan. Etong panoorin nyo kasi expert. I think doing that is a form of arrogance kasi sa totoo lang, the people will decide what they want to watch with their time and what they don't want to watch. Now, just being considerate na lang din dun sa mga tao na nag-spend ng maraming taon sa pag-aalaga ng halaman, na talagang they really want to share accurate information. No, I encourage these people to really create their own content and make it something that people will like. Kasi sa totoo lang, alam ko naman sa sarili ko na hindi ako pinapanood ng tao because they think I'm an expert. In fact, sa panahon ngayon, there are too many experts in the world. And sino ba nagsabi na ang gustong panoorin ng mga tao ay experts? Ayon sa nabasa ko from the book ni Seth Godin, one of the best marketers in the world, sabi niya na parang right now, people want something raw, something authentic. Yeah, sure, may mga tao na they want to get tangible information na paano mag-repot step by step, paano mag-air dry, paano mag-experiment on succulents. Yes, there are always those kind of content. But I think the reason why people are staying in my channel is because of the fact na they could relate to what I'm doing. That's my take on this topic. Kailangan ba maging expert ka to create a channel? Sa tingin ko, it's not for us to decide. Kasi unang-una, kung pinapayagan naman YouTube for everyone to create a channel, then wala tayo sa position to, you know, prevent people from sharing what they have. Para na rin natin sinabi na kung gagawa ka ng TikTok, kailangan super galing mo sumayaw. Diba? Kung gagawa ka ng comedy skits sa YouTube, kailangan super galing mo. But, you know, it's up to the people to do what they want and it's up to the people to decide what they are going to consume or not. So that's my take on that topic. Let me just add na rin na, syempre, as content creators, I do understand na we need to take responsibility, especially if there are information that is very critical. As long as we are giving people the right disclaimers and we are telling people the truth na what we know, what we don't know, then that should be enough. Next question po tayo, sir, no? Medyo naputo lang tayo kanina. Ano po yung masasabi niyo na benefits ng pagkakaroon ng YouTube channel? Having a YouTube channel, marami talaga siyang benefits eh. Hindi katulad nung if you're just a private collector or private gardener, you can do whatever you want. Siyempre, kapag nag-share ka na ng information sa tao through your channel, siyempre, kailangan siguro doon mo maganda yung alaman mo. So at the same time, dahil kahit ka napapagasos ka, madidisiplina ka rin talaga na mag-alaga ng halaman. So syempre, kailangan maganda yung garden mo. At the same time, benefit sa akin nun is that it's emotionally rewarding, lalo na kapag nare-realize mo na may mga tao ka talagang natutulungan, lalo na ngayon isolated tayo because of the quarantine, limited lang yung mga tao na mare-reach out natin, but through our channel may mga tao na nagsasabi na I'm so happy na buhay po yung halaman ko, o gumana po yung ginawa nyo, ginaya ko. So it's really rewarding. At the same time, it really would give you discipline kasi nga matututo kang mag-aral talaga, matututo kang magkaroon ng science behind what you're doing. Siyempre, bonus na rin na marami kang nagiging friends, marami kang nakikilalang tao, tapos marirealize mo, ang dami palang tao who share the same passion. So, yun yung mga kasama sa benefits sa pagkakaroon ng YouTube channel about plants. So, discipline at saka ayun din, nagiging pag may positive feedback po, no, yun yung maganda na nagagawa para sa atin. Opo. So next po na question, ano naman po yung disadvantages ng pagkakaroon ng channel? Ano yung mga gastos na pwedeng makita natin pag gagawa ng channel? Disadvantages na pagkakaroon ng YouTube channel about plants, medyo marami. Unang-una, it takes a lot of time kasi akala nga ng tao, madali lang mag-create ng channel. It's really like a job kasi magpe-prepare ka, you need to plan your content, tapos mag-video ka, mag-e-edit ka. So, matakaw talaga siya sa oras. Number two is that hindi maiiwasan talaga nagagastos ka. Whether you have an existing garden or not, kailangan mo rin mag-add ng bagong halaman eh. Tapos mag-e-experiment ka pa minsan or syempre you want to upgrade your garden and you want to share something that's a little more presentable. Hindi naman kailangan mahal yung mga halaman mo. Pero gaya sa akin, for example,
gumawa ako ng experiment. So kailangan ko bumili ng 8 ganito na trangkata para lang magawa ko yung mga experiment na ganun. So mapapagastos ka rin. Isa sa pinaka-challenging talaga, no, at disadvantages ng pagkakaroon ng YouTube channel, kailangan matibay yung loob mo. Kasi if you put yourself out there, expect na sometimes you get bombarded. Sometimes with praises, sometimes with good feedback. Minsan naman, may mga negative feedback. Pero yung negative feedback, okay lang yun. Kasi it's all for your learning. Pero kailangan maging handa ka rin dun sa ibang tao na hindi sila nagpi-feedback. They just love to hate you. And, you know, they will always be part of you creating your content. Kahit halaman pa yung channel mo o hindi. Parang advice na rin sa mga nagpaplano na mag-YouTube, no? I-prepare nila yung sarili nila sa gastos nga at saka sa mga negative feedback po. Ngayon po, sir, ano sa tingin niyo yung positive benefit na nagagawa ng mga YouTube channel para sa community, para sa gardening community sa Pilipinas? Yep. Buti nga ngayon, marami na nagkikreate ng content eh. And the more there are people who are creating content, marami na rin ako compare yung tao when it comes to practices. Naniniwala ako na there's a room for everyone to share their content. So the more content creators there are in the space, mas lalo din na po-promote yung community. So ako, gaya nga ng sabi ko, sa channel mo, marami din ako na nakukuha ang mga tips, lalo na yun sa mga care tips mo sa mga halaman. Isa sa mga favorite ko yung sa Sidum Adolfi. Gustong-gusto ko yun. I didn't know na meron pa palang variety ng Sidum Adolfi. Kaya gumanda yung Sidum Adolfi ko na pinanood ko rin yun sa'yo. So, it's also a good way of building a network. Kapag yung mga content creators are helping one another, sa huli, ang nagbe-benefit talaga yung mga tao. Kasi they can, you know, they could pick up a lot of information. Sa huli, ang nangyayari, gaganda lang yung mga halaman nila. Talaga nakakatulong mag-benefit sa mga tao. Marami silang pagpipilian ng information. Ayun. Gusto ko lang din idagdag na syempre, the more people are creating content, the more that they realize na hindi lang talaga all rainbows and sunshine yung pag-aalaga ng mga halaman, lalo na yung succulents. Kasi syempre, dati akala nila sobrang dali lang. Sabi naman ng iba, parang, but bakit siya parang kayang-kaya niyang buhayin? I'm sure marami sa inyo unang napanood yung kay Miss Marge, yung ang ganda-ganda ng mga halaman niya, di ba? Pag hindi nila na-achieve yung ganun, parang nawawalan sila ng gana. But since marami nang mas nagkikreate ng content locally, mas nakaka-relate sila na, okay, kahit pala sila nahihirapan din sa ganitong plant, namamatayan din sila. So mas lumalakas din yung loob ng iba to continue growing plants. Ayun, opo. So hindi laging, ano, no, hindi rin laging perfect ang nakikita. May kita rin nila yung mistakes minsan at yung failure. Matututo din sila doon pag marami silang nakikitang videos. Opo. So ngayon po sir, sa next po tayong question, no? Ano pong advice ninyo para sa mga magpaplano mag-start na mag-YouTube about plants or mag-YouTube about sa ibang topics, no? Yeah, alam ko marami akong kilala na gustong mag-start ng kahit hindi lang YouTube channel, they want to start a vlog, kahit written format, they want to start the you know, recording something for people, gusto nila magsulat, kumanta, sumayaw, or they want to share something. Pero there is something that's holding them back. Nasabihin ng iba na, ay nako, marami nang gumagawa niyan, marami nang ganito. But you know, it doesn't have to be you comparing yourself to other people. Well, if it's something that you love, as long as you enjoy yung proseso ng ginagawa mo, then you have nothing, you have no reason to stop it. You have no reason not to try starting. Hindi mo kailangan ng mamahaling equipment if you would like to have a channel. In fact, nag-start ako, gamit ko yung phone ko lang. And you can also do the same thing. What should hold you back minsan yung mga sasabihin ng tao, pero ang gusto kong i-share sa inyo na you can, you know, not, you can do nothing, you can try not doing anything with your life, sa huli may masasabi pa rin sila. So you might as well spend your life doing something that you love. Another thing is that, you know, life is too short for you not to go for something that really that you are really passionate about. So 2021, kahit na marami ng available YouTube channels, kahit marami ng ibang content creators in other formats, it doesn't mean na you should not try. Kasi lahat naman ng kilala mo na hinahangaan mo or those people who are already experienced, at some point, they were also just like you na they started
being unsure, they were a newbie, and then they developed themselves. So don't wait for you to be ready. Don't wait for things to be perfect. Kasi sinasabi ng iba, ay pagagandahin ko muna yung garden ko. Magpapaka-expert muna ako. By the time that you wait for that, it might already be too late. Kung mapapanood nyo po yung channel ko, yung unang-unang mga videos ko, pag pinapanood ko siya, ngayon nagki-cringe ako kasi nahihiya ako sa itsura ng mga halaman ko. Minsan proud na proud pa ako. Parang kala mo, ganda-ganda ng halaman ko. Pag pinapanood ko siya ngayon, parang bayan, napaka-tsaka pala ng mga halaman. Tapos yung mga lalagyan ko noon, mga DIY lang na kahoy, na recycled. So, I mean, in the end, I don't regret doing that. I only regret not starting sooner. So whether you would like to start your own channel, you would like to share something to people, video man yan or any other format, now is your time. Go ahead and give it a try because I promise you, you will not regret it. Ayan to. So tama po, no? So mas regret pa siguro kapag talaga hindi pa nag-start, no? Kung passion mo naman talaga gawin. Yep. Ngayon, so dun sa last question natin, no? Anong masasabi niyong future ng mga succulents sa Pilipinas? Kasi ngayon, lately, dumadami yung interest sa succulents. Ano po masasabi niyo sa darating na years, na mga panahon? Oo nga, lalo na ngayon 2020 dahil nagkaroon ng quarantine. Sobrang dami, nag-blow up yung price ng mga halaman dahil biglang naging in demand. Pero I realize na slowly, bababa na rin yung mga price niyan kasi yung mga na-hype lang, tapos hindi naman talaga very passionate about plants. It's okay. Natural talaga yun in every trend na may mga mawawala ng gana, they will walk away. Pero now that people have already tasted how good it feels to grow plants, merong malaking percentage niya na mag-stay dyan eh. Sabi nga nila, the trends would change, pero the plant community will only grow bigger. Mawawala lang dyan yung mga parang nakigaya lang. Pero marami dyan kasi nakilala ko, sinasabi nila na kahit na hindi na siya uso, I will still continue doing this kasi it's very beneficial para emotionally, psychologically, financially, hindi ko sure. Pero marami din talagang tao na nakita yung benefits nila, benefits ng pag-aalaga ng halaman. So I expect that in the next months and years to come, people will continue. Pero ang ine-expect ko lang na mangyayari is that the quality of the plants will change. So siguro sa quality din ng content na i-share ng mga tao will also be changing. Kasi yung mga newbie last year will no longer be a newbie this year and next year. Syempre, tataas na rin yung preference nila, tataas na rin yung quality ng taste nila. So I expect that there will be higher demands dun sa mga collectible plants, dun sa mga medyo mas matataas yung presyo. And ganun naman yung mga natural trend eh. Parang dati no, nauso yung milk tea, kahit anong milk tea gusto ng tao. Ngayon medyo nagiging choosy na tayo kung ano yung mga pipiliin natin na lasa eh. Kaya gusto natin yung talagang high quality. So sa tingin ko sa plants, ganun din. Mas magiging in demand na yung mga collectible plants, yung may mga presyo, tsaka yung hindi na ganun ka-common. So that's my guess in the next years and months to come. Ayan, tama po. So medyo mas diverse na po ang magiging taste ng tao. In time, mas marami nang magiging available din na plants, no, sa future. Ayan, opo. So ngayon po sir, hanggang dyan lang, yep, po yung questions natin. Baka mayroon pa po kayong gustong masabi para sa mga viewers natin. Sa totoo lang, I really appreciate all the questions that you've asked kasi yun yung mga bagay na sa tingin ko people need to know pero no one would dare ask eh. So sana marami sila na pick up dun sa mga questions na tinanong mo sa akin. But if there's one thing I would like to share to the entire plant community, alam naman natin na lately parang medyo ang gulo-gulo na may mga tao nag-aaway, may mga tao na parang mahilig sila sa mga rambulan. Minsan nakakatawa naman kasi I'm also part of the people who sometimes get entertained. Pero ang masasabi ko lang, sometimes it really is sad kapag minsan yung mga tao, it becomes too toxic kapag mga nag-aatakihan na sila personal. Ang mahihiling ko lang siguro sa tao na maybe we might want to cut down on the rudeness. Kasi sa totoo lang, there will always be people who will practice something that's not something we agree with, kahit na feeling natin sila yung mali, tayo yung tama. I think it doesn't give us the right to really say mean things to people. If there's someone na, you know, promoting something na mali, edi let them suffer, let their plants suffer. Pero sa akin, I think it's about time in this community we show more kindness, more compassion. People should
focus more on helping one another, lalo na pag may mga tanong yung tao. Minsan, nakakalungkot kapag may tanong yung mga newbie, tapos nag-post sila ng picture ng halaman, hindi naman sinasagot ng iba ang ginagawa nila. Magsisend lang sila ng picture ng halaman nila na maganda. Paano po kaya buhayin itong ano? Paano kaya buhayin itong Sedum clavatum ko? Kasi parang nalalanta siya. Ang gagawin ng iba, magpo-post lang sila ng picture na maganda nilang Sedum clavatum. Parang naisip ko, paano natulungan yung tao? Right? So, I think the focus should be more on helping people. The focus should be more on being kind. Kasi minsan, parang medyo masyado na magulo yung community natin. So, I think it's about time that we share more good things. Kaya sobrang na-enjoy ko tong session na to with you. Kasi I feel that a lot of people are looking for something else then when it comes to this community. So maging considerate lang talaga. Especially hindi naman tayo lahat dito sa community eh pare-pareho ng level ng expertise. May iba na beginners pa lang talaga. So paano po sir? Maraming salamat po sa time ninyo na in-spend dito sa interview natin. Kahit medyo free time nyo sana ngayon, eh, naglaan kayo ng time. No, I think naman sa huli ang nagbe-benefit naman yung mga viewers natin. So, tsaka it's all, we are all part of the same community. So, it's a pleasure. Alam ko naman marami kang pwedeng invite na mga experts dyan. And thank you for inviting me in your channel. So, ano lang, invite ko lang po sila dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko. My name is Andrew Brizuela. Katulad ni Mark, we also are very passionate about succulents. So, please feel free to visit my channel. Pero, masasabi ko lang po, if you have not subscribed yet dito kay Kalay Plants, isa po ito sa masasabi ko na isa sa pinaka-quality plants kasi nakikita mo sa content niya na pinag-iisipan niya, nire-research niya. And talagang ang focus niya is to really give people tangible results tsaka to give people tangible instructions. So, isa po ito sa mga channel na personally marami po ako na-pick up. So, kung di pa po kayo nagsasubscribe, please make sure to comment and like and subscribe dito po kay Kalay Plants. So, one of my favorite channels po dito sa YouTube when it comes to succulents. Ayan. Salamat na ano pa po, no? Kayo pa nagsabi ng like and subscribe. Opo. So, thank you po, sir. So, yun. At check out nyo yung channel din ni Sir Andrew, guys. At sana makasama natin siya ulit dito sa channel sa mga susunod na video. Yes, hopefully makadalo ako dyan sa Dinggalan kapag hindi na nakalock. So, definitely, isasama kayo sa mga plan ko this 2021 kapag pwede na mag-travel. Sige po, sir. Welcome po kayo dito. Okay. Paano po? Salamat po sa time nyo. At sa susunod. Okay, thank you. Bye-bye. Till next time. Bye-bye. Thank you po.